So, hello na and welcome back po muli. No? So, our well placed po muli. So, shout out sa buong community natin, no? FUGG, Social Game, Wiggle Games, and siyempre, sa Barangay Tamago. No? So, ngayon mag-update na tayo and mapakita ko sa inyo kung paano tayo mag-mint ng NFT dito sa Legends of Emulia. No? And siyempre, take note din. And gaya na sabi ko, mag-i-invest tayo dito sa game. So, do this at your own risk, ano? Huwag niyo akong gayahin, pero kung trip niyo lang, pwede niyo rin akong gayahin, no? Kumbaga, mag-i-invest tayo, maglalaan tayo ng, I think, ang total na nag-gasus ko yata dito, kasama na yung mga gas fees, around 45 USDT na. No, 45 USDT na siya, so, mga 2.5 mahigit na, no? But anyways, mag-mimin tayo since hahabulin natin yung mga reward, yung mga perks, and then yung mga ano, no? Kasi, gaya na sabi ko, no? Ang mga reward na pwede natin makuha, is for example, eto nga, no? Meron tayo tinatawag na, etong importante kasi Illumia character, hindi ka makakapaglaro kung wala ka niyan. And then loot boxes, and then yung mga mystery prize from WGG, no? Saka sa Illumia. And marami pa yan, ano? Meron pang, ano, mga perks siya. Pag hindi nyo binenta yung NFT nyo, pwede pa kayo manalo ng mga ibang rewards. Alam ko, may pa-premium din sila na Rolex, no? Tapos may mga worth 1 million ba yun? Na dollars na, ano? Prize pool, no? But anyways, i-check na natin, no? So bago tayo mag-start, no? So meron akong isang video na ano, nag-mint ako, yung nagkamali nga tayo sa paggamit ng ating Phantom Wallet, no? Yung basta nagkamali tayo, so panoorin nyo na lang. Doon nandun yung mga guide kung paano kayo mag-link ng inyong mga wallet, no? Especially yung Phantom Wallet. So recap lang tayo, medyo may ubot sipon pa rin tayo, no? So ingat po tayo sa gala-gala, no? So una, syempre, recap tayo, no? Mag-register kayo sa WGG, and then punta kayo sa inyong ano, profile. Ang link ng WGG is nasa baba. Pwede nyo gamitin nyo sa akin or kahit kanino man gusto nyo sa amin, no? And then click nyo yung connect. Pag click nyo yung connect, nakita nyo naka-connect na yung Phantom ko, no? So ang gagawin nyo lang dyan is click nyo lang new collection, and then wallet, and then makikita nyo dito yung Solana. Click nyo yan, Phantom Wallet, and automatic yan, makakakonnect na kayo. So, pagtapos na kayo dyan, gawa na kayo ngayon ng account sa ano. Create na kayo ng account, syempre, dito sa Legends of Emulia, no? And then, syempre, ang inyong Phantom Wallet, dapat naka-on na. And syempre, meron na kayong budget, no? And then, take note din, na kailangan nyo ng ano, kung USDT ang isinend nyo, make sure na may Solana kayo na pang gas fee, no? Kumbaga may Solana kayo, and syempre i-note ko din sa inyo ang mahal ng transfer ng ano, from wallet to Phantom, 1.25 Solana eh. So magkano din yun, no? Hindi na, kumbaga mga asa 4,000 yun, so kailangan malaki. Ang gawin nyo is magharap kayo ng tropa nyo na merong ano, may Solana sa Phantom, pwede kayong manghingi ng panggaspi, no? So sayo, isakto-sakto lang yung panggaspi natin, no? So itatry natin mag-mint ngayon, okay? So proceed tayo, no? So gaya na sabi ko, ayan, meron tayong 41 ano, USDT dito, no? And then meron na din tayong pang gas fee na 0.03, so sapat na yan yata. So aalamin natin mamaya, no? So syempre mag-login na kayo sa inyong ano, Solana. Dito muna tayo sa ano, actually kahit ano naman ang unahin mo, eh, no? Kumbaga since mag-mint tayo, punta na tayo sa marketplace. Ay, marketplace, hindi dyan, dito tayo dapat sa ano, sa treasure. The treasure, asa namin pangalan ng treasure hunt. So dito, no, yung mga kung paano paggawa ng account, pag-connect, nandun naman yun sa ano natin, no, sa isang video natin. So sundan nyo na lang doon. So ngayon mag-mint na tayo, no. Pag-click mo yung mint now, so makikita nyo dito 40 USDT and then 0.021 na ano, na tinatawag nating matic. So, kumbaga, yun ang kailangan nyo. Itong 0.02 na to, around 70 pesos yata to, eh, no? And then, 40 USDT. So, meron naman na tayo dito sa ating Phantom Wallet. Hopefully, kumasya na yan, ano? So, tara, the wallet connect must be... Ito yung note nyo, the wallet you connected must be the same as the wallet connected with your WGG account. So, make sure pareho yung address, ha? Asa isang video ko yun. So, follow nyo lang, no? So, mag-mint na tayo. I-try natin.
So ayan, unknown, pula-pula, ba't purang pula na sila, extended changes, confirm, unknown. So i-click na natin yung confirm. So hopefully, walang maging problema. So remind ko sa inyo, jor pa rin kayo, wag yung basta-basta gagaya, no? So medyo matagal yata ang minting niya. So antayin na lang natin, post muna tayo. So ayun, open na. Nakita nyo, meron na tayong ano, ito Legend of Illumia. So wala nang laman yung ating ano, ang ating Solana ay Phantom Wallet. So ito, so i-open na natin siya, Minting Illumia collectibles, no? So hopefully, hindi ko alam kung random 'yan or anything. So malalaman natin ngayon. So open now. So congratulations, you receive Illumia collectibles. It's time to claim your real world rewards. So claim loot boxes. So may NFT na tayo and may loot box pa tayo. So receive na Illumia. So kailangan natin mag-scan. Please show this proof to your to our staff both at YGG Web3 Game Suit and claim your physical reward. So YGG pala ito i-claim. So post muna natin. So sinave ko na yung ano, yung tinatawag nating QR code, no? Papa-claim natin sa ano 'yan. Kila sir na, no? So mint now, show my claim QR code. Hindi ito yung ano kanina. Anyways, antayin na lang natin, titingnan ko kung ano yung makukuha natin. So meron na tayong NFT na nakuha. So balik na tayo sa ating game, no? So punta tayo dito sa ating ano, sa Illumia. App Illumia.Emporium, no? So refresh lang natin. So check natin kung magre-reflect na dito yung ating NFT. So yun na nga, lumabas na nga, no? Yun ang sinasabi ko, no? Pag pwede nyo nang laruin to, lalabas itong download game. Basta meron na kayong NFT. So ibig sabihin, connected na dito yung NFT natin. I-check natin. So eto siya, meron na tayong NFT. So si Kael Riverstone. So hindi pala siya napapalitan ng pangalan, no? So common, ano bang ano nito? Hindi ko alam kung common to. So pwede natin i-view on Magic Eden. Tingnan nga natin kung may value siya or kung may nakapost na ganyan sa Magic Eden. So remind ko, sa Magic Eden kayo makakabili ng NFT, ha? And then dito, syempre dito sa Magic Eden, mahal ang ano, NFT. 3 sol, 2.9 sol yung pinakamura na nakita ko. So ayan, makikita nyo na siya sa ano. So wala siyang price, no? 0.022 sol. Ito yung minting, eh. But anyways, hindi ko naman ibebenta yun since lalaroin naman natin to, no? So kung hindi ako makakapag-commit dito at pwede itong ipa-scholar, baka ipa-scholar ko to, no? But anyway, so yun, meron na tayong NFT. So pwede na natin laruin yung game. Yes, no? Yun lang. So magko-commit na tayo sa laro. Okay, so na-download ko na to and then magla-login ako and then papakita ko na rin sa inyo kung paano yung game. Okay? So ayan na, na-download ko na yung game and then okay na. So skip na natin yung ano, yung trial na yan. So ibaba ko yung volume, baka masyado malakas. Legends of Illumia. So, andito na tayo sa sign-in menu. So, magsa-sign-in na tayo. So, sa loob na tayo, accept daw ang terms and condition. Accept. Na NFT found in wallet daw. Bakit? Wait lang. So ngayon, i-transfer na natin yung na-mint natin na NFT papunta sa game. So try natin. So gagamit na naman tayo ng tinatawag na soul. So nanghiram lang tayo kay Boss Shotty, no? Ng Game Master. Kay Game Master, no? Ng pang-gaspi dahil kinulang na naman tayo ng gaspi. So tatry na natin siyang i-transfer. So click mo yung NFT and then click mo yung transfer now. And then confirm. Siyempre magre-redirecto sa ating ano, ayan, sa Phantom Wallet. And hopefully kumasya na. Unknown and approved one, confirm. So ayun, sa wakas successful, nakapunta na yung ating NFT sa ating game. Okay, so ngayon check natin yan sa in-game na. So ang kinain na gas fee is
kulang $1 ang kinain na gas fee, no? So meron pa tayo natin ang konting gas fee. So gagamitin natin 'yan pag mag-ano na tayo, no, para sa kunwari is nag-gather na tayo ng mga items, no? Anyways, proceed tayo sa ano, sa mismong game. Check natin yung ating NFT. So sign, nakapag-sign in na tayo. So eto na siya, nakita na natin si pangalan. So, hindi siya na ko-customize. So choose hero lang. Hindi siya pwede pangalan ng bigyan ng pangalan. Gale Force level 1 pa lang siya. So ito na yung game, ha. Back tayo. Ayan. So ito ang nakuha natin na class. I think si Shoti yata ito nakuha niya. And then iba-iba, no. Anyways, ito yung tinatawag nilang token exchange. Saka na natin aalamin yan. So mag-grind na tayo. And then check nyo yung pinaka world. Pasok tayo sa pinaka game. So in-game na tayo. Ito na tayo. Yes. Ang laki ng world, para ka naglaro ng Warcraft. Itong map na to, pero hindi pa natin na-explore yung buong ano, buong area. Oh yes, yes. So walang auto pa to, walang auto attack. So susundan nyo lang yung arrow. Ayan, may arrow kung saan kayo pupunta na quest. Thank. Okay. He's spoken with the AI glance. May jump siya and attack. Walang auto. Walang tao sa world, ah. Mahal kasi yung NFT, eh, no? Yun nga lang. But anyways, hopefully, hindi ganun kabag. Hindi babagsak ganin token nila dahil hindi siya basta-basta na-access ng mga bot. Wala siyang auto attack, wala siyang auto, so kailangan niya talaga mag-grind, no? So ngayon is anong bang sabi niya? Enter the portal side quest, enter the portal reward 100. So easy. So itong portal, so parang dungeon to, eh. Ang gagawin nyo dito is magpapatay lang kayo dito ng mga mobs, and then hahanapin nyo yung boss. Kasi yung boss, may mga loot drops yun, na mga items, armors mo. And then take note din na kada makakapulot ka ng mga armors or mga gears mo, is nababago yung itsura mo, no? Depende sa makukuha mo na ano. Yun ang maganda dito sa game. So ngayon is kayo bahala mag-decide if gusto niyo laruin. Anyways, ganito na lang bago kayo mag-decide is kaya nga lang hindi ko alam kung hanggang kailan yung pre-mint nila, no, kung gaano katagal. Siguro mag-update na lang ako para makapakita ko sa inyo kung magkano yung pwede niyong kitain daily sa game na to, no. So dito lang tayo, ha, mag-grind lang tayo, papa-level and ganyan lang mga skills niya. So manual to, uy, saan ko pupunta? Tanker yung nakuha natin. Nakaano ba ako? Kita mo, nakakuha tayo ng ano. Ito, yan. Parang yan yung dust, eh. So, ito yung i-convert natin sa ano nila. EKS, no? Na token. So, in short, grindy yung laro. Manual grind ka. So standard, no, kung naglaro kayo ng mga RF online, Rohan, Kabal, so ganun. Okay? So anyways, hanggang dito na lang siguro tayo sa video, no. So pinakita ko na sa inyo yung full pre-minting, no. Take note, kung walang laman yung Phantom Wallet niyo, no, bumili kayo ng soul mismo, no. And then i-transfer niyo yung soul, and then kailangan nyo ng USDT sa wallet na SOL, doon na lang kayo magkukonvert. Ay, sa Phantom Wallet, doon na kayo magkukonvert ng SOL into USDT. No, may swapping doon, no? So, anyways, kamukha pa ni ano tong ano natin character. Buti maganda-ganda, nakasalamin din. Anyways, hanggang dito na lang tayo sa video, no? So, mag-grind tayo dito. So, our well-placed formula, no? So, kung gusto nyo mag-premint dito, no? So,
Merong document sa baba, mag-fill up kayo doon para sa whitelist. Okay? See you ulit sa next video natin, oh. Bye-bye.